Month of June. Papunta na tayo sa month of July next week. Yes, excited na ba kayo dyan, mga best? Dahil matatapos itong buwan na to. At yun nga, sabi ni Melvin na manibagong buwan na naman ang ating naharapin. So, by the way, this is Love. And this is Melvin. And this is Light Corners, where you can feel light and be the light. Ayun na nga, diba? So, since malapit nang matapos yung buwan ng June, meron kami inihandang magandang usapin sa inyo. Since ang pinag-usapan natin last time ay beginnings. So, kaugnay ng beginnings, meron dapat kasunod yan. Yes. Anong susunod mong gagawin? Yes. Ano ba yung mga naisipan mong simulan ngayong darating na nung June? Tingin mo ba nagpisa mo na siya malamang halos itong buong buwan na to? Kinulayan mo na ba yan? Oo. So, ano ba kulay ang pinili mo? Yung totoong kulay na ba o yung drawing pa rin, di ba? So dahil dyan, naisip namin isang magandang usapin para sa mga tao baka hanggang pagsimula pa lang. Pasimula pa lang. Kumbaga nalilito pa kung ano yung gagawin, nag-iisip pa kung ano pa yung plano. Yan. So dahil dyan, ano nga bang ating inihayan sa ating mga personal? Siyempre, pag-uusapan natin is work. Or yung tinatanong natin na what's next? What's next? No? So alam mo na yung sisimulan mo. Ngayon, ano ang susunod? So yun na nga yung tinatawag natin work. As in, trabaho. Pwede yung trabaho. Pwede yung gagawin mo na talaga yung gawa. Yung gagawin mo na talaga. Ito na talaga. Yung action. Diba? Kasi action. Madalas yun eh. Kung mahirap yung pagsisimula, mahirap din naman kung ano na yung susunod mong gagawin. Kaya nandito kami para bigyan kayo ng ilang tips kung paano ba natin susundin o paano ba tayo mag-take action sa ating mga gustong simulan o ating mga simulan. So, ayun nga ba, Besh? Ano ba yung unang magandang gawin? Siyempre, unang mong gagawin, siyempre, you need to identify first. Kailangan isipin mo muna, alamin mo muna, ano ba gagawin ko? Tama. Identify what to do. Diba? Kasi yung iba, yung talaga mahirap pag hindi mo talaga alam kung ano yung gusto mong gawin o sisimulan mo. Kailangan alam natin talaga. So, bakit ba kailangan alam? Siyempre, mahirap gawa ng action kapag wala kang alam. Yes. Hindi mo alam kung saka patungo, walang direksyon. Tsaka remember, kapag masyado malaki yung gusto mong gawin, you need to identify kung ano yung mga maliit na bagay para hindi ka na-overwhelm agad sa simula. Yes. Parang, halang hirap naman ito, paano ba ito? So, sometimes you have to identify first yung mga maliliit na detalye dun sa malaking gusto mong gawin para makapagsimula ka lang at matuloy-tuloy mong gawin. Para mas maging prepared ka. Mahirap kasi pag alam mo yung pag-aalis tayo, kailangan may mapa, may ways tayo para alam natin sa tayda, pupunta, yes. May guide. Yes. Kasi kapag alam mo yung na-identify mo, naging specific at yun nga, mas nagiging madali para sa'yo. Yes. Gawin yung dapat mo. Alam mo yung next step, next, yes. Next, ako naman yung next na gagawin mo. Yes. So since alam mo na, na-identify mo na, ang susunod na magandang gawin ay? Create a plan. Yes, mag-plan. Plano ha? Plano. Magkaiba kasi yung inisip mo lang sa yes, maganda yung inisip mo siya, pero remember yung brain natin minsan napupull din niya. So punong-puno siya ng iniisip. So sometimes breaking it down, writing it down, making a plan will help you para papunta dun sa iyong mga sinisimulang gawin o sa iyong pagsiset ng goal. So bakit ba importante yung pagpaplano? Lalo sa iyo, ito, di ba? Kasi sa pagpaplano, syempre, what is the lesson plan? Syempre, alam mo kung ano ba yung goal mo. Dito yung siniset mo na yung goal mo. Ano ba yung magiging outcome mo? Ito na yung paano mo implement yung action. Yes. So ako din, importante na may plano tayo. Kasi kapag minsan, aria ka lang ng aria, hindi mo alam kung ano na-accomplish mo eh. Para may checklist ka. Yes. Okay, na-accomplish ko ito. What's next? Ito kunwari, naman. You're working. So kunwari, pagpasok mo Monday. So may mga things to do ka. So isulat mo yan anong oras mo ba siya planong gawin. At least kahit naka-breakdown siya, ito yung gagawin ko. Studyante ka. Kung mahina ka sa ganitong subject, alam mo kung ilang oras yung iaalat mo para mag-study ka doon.
diba? So, remember, everything has time, diba? Lahat may oras. So, dapat ganun din yung iyong... Kailangan time bound. Hindi pwedeng walang time and days kasi hindi mo alam kung saan yung direction mo. Mawawala ka ng sense of direction. Malilito ka. Tapos parang ganito din yan, as simple as sa mga, yun nga, na, mga nag-weight management. You know, di ba, you have your time for your workout, kung ano yung kakainin mo lang, that's already a plan. So, your plan, alam mo na kung anong kukontrolin mo, babawasan mo, ano yung mga bad or good. Kasi yung plano, yan yung nakakatulong sa'yo para dun sa mga actions pa na gagawin mo. Kasi dun pa lang from there, pag may plano ka, makakapag-strategize ka. Oh, yun, strategize. Yan yung sa kasunod natin, strategize. Ito na yung game plan mo. Ito na yung parang, alam mo sa basketball, ito dito ka pupunta. Ito yung mga station, ito yung mga hindi pwedeng gawin. Yan. So, ano ba yung mga ganon? Ano ba yung mga do's and don'ts mo? Pros and cons, yes. Advantages and disadvantages. Yeah, so yung mga ganon ba? And sa pag-strategize mo, dyan ka din pwede makakuha kasi ng support. So, you need, hindi ka makakagalaw on your own, mahirap. You need help. Yes. Yun yung outsourcing or yun na mag-ask ka ng support or help sa ibang tao. So, importante din yun. Nakapag nag-strategize ka. Kasi, especially if you're new with what you are doing, yes, you need someone who will help you, who will mentor you, who will guide you. So, sobrang importante talaga yun. Kaya, kailangan, as you strategize, alam mo kung ano yung support na kailangan mo. You need to consult. Mahirap mag-take in your own. Alam mo, dapat mag-ask ka ng tanong. Huwag ka mahiya. So, importante po yun sa paggawa natin ng mga actions natin. Kailangan talaga, meron tayong kaagapan. Papunta dun sa ating para to avoid any mistakes or to lessen. So, pero syempre, friends, huwag naman kayo masyado maging dependent din sa kanila. So, kailangan, supportive yung sabihin, gagawa ka pa din. Kumbaga, magsisig ka ng approval, ay tama ba to? Or, yes. Or, para sa mga outsource mo, maganda din maging source mo ng support. Yung mga taong pinagdaanan na. Oh, sino yung nandiyan na talaga? Yung, o kaya pinagdaanan na nga yung mga pagdadaanan mo pala. Hindi para i-avoid ka dun sa parang mistakes. O hindi para mas maging easier sa'yo. Yung tatahakin. So, importante din yun siya. So, after nun, besa, nag-strategize sila, nagkaroon na sila ng outsourcing or yung help or support, ano yung susunod? Siyempre, you need to evaluate. Titingnan mo muna. Evaluate pala. Baga, ito yung pre-evaluation. Siyempre, you need to assess muna, ay, ito ba yung mga ginawa ko? Is it okay? Is it helpful? Kumbaga, ito i-match mo sa plan, strategy mo. If, ano sila, tinan mo kung mag-work out para magkaroon ka, para, alam mo na yung next step action, ito yung implementation. You need to evaluate, ano yung mga do's and don'ts, disadvantages and advantages. Kailangan mo malaman talaga para to make a right action. Yes. And remember, whenever we made evaluation, we can adjust. Diba parang sa school lang, guys? Diba sa school first grading, meron kang grading evaluation. Tapos, kung ano yung nakita mo na parang, oh, dito mababa ako, you will make adjustment. Kung ano yung susunod mo, ay, kasi gusto ko dito mag-improve ako. So, ikaw, alam mo na ngayon kung ano yung susunod mong gagawin. Kasi nasa trial stage ka pala. Yes. So, importante talaga na every action that we make, we evaluate talaga kung nakatulong ba yung action sa ginawa natin. Na-stress ka ba dyan? Nakatulong ba sa'yo? O kunwari yung friend mo na hinahangoutan mo, di ba? Kunwari you're after to weight management. Tapos yung friend naman na sinamahan, parang super, alam mo yung super nakaka-tempting lahat ng kinakain niya, parang ganyan, it's not helping you. Hindi ko naman sinabing iwasan mo siya, pero at least i-aware mo siya na, best, sige, sasamahan kita, pero ito lang yung pwede kong kainin. Kasi nag-ano ako, nag-diet ako, nag-workout. Na ito kasi yung goal ko, ganito, ganyan, ito yung plano ko. Kasi kailangan in 3 months time, mag-lose ako ng ganitong weight. Sometimes it's also help na sinishare mo sa mga tao na sa paligid mo. Actually, yung sinabi mo, kailangan mo na accountability body para mala, para i-re-report, oy, natitempo ako kumain ng cake, bawal sa akin ng cake kasi nagpapayat ako. I'm going on program ng diet ko. Yeah. Somebody will remind you and will push you pa para dun sa iyong action. Be honest to yourself. Huwag mo lukoy na sarili mo. Okay lang naman to. Minsan lang naman. Cheat day. So, sobrang talagang helpful na yung mga tao na sa paligid natin. Aware sila kung ano yung ginagawa natin. Ano yung plano natin. Kasi baka sila mismo makatulong din sa atin. Or, kahit papano, baka hindi sila makadagdag sa stress sa'yo. Yes. Tsaka kung nagkamali ka man, sabihin mo pa rin. Acknowledge mo pa rin. Para sa susunod, hindi mo na ulitin. Ah, yes. So, ayun. So, after mo mag-adjust, so, syempre, pag nagkaroon ka ng adjustment,
pwede ka ulit i-assess or i-evaluate mo ulit yung nangyari dun sa yung mga actions. Tingnan mo ulit ko, sa trial number 1, medyo hindi okay. Nung trial number 2, ay, umu-okay ako. Okay. Week 2, yung program ng, kuwari sa diet or sa workout, ay may, nabawasan ako weight ng, for week 2, yes. Tama, you need to, ako naman, nare-relate ko doon siya sa pagluluto. Kasi ako alam, cooking. So, minsan naman, hindi kagad sa unang lagay mo ng mga yan, tama na yung timpe. Oh, perfect na. Titignan mo muna yan, pagkatikin mo, parang kulang. Parang ganito, parang masyadong matabang or masyadong maalat. Diba gagawin ng mga nagluluto, dagdag ng ganito, bawasan ng ganyan. Yeah, simple as that. Tapos after nun, pag tinikpa mo na siya, may konti pa, may missing piece pa. So, ngayon, pag nakontento ka na, nasatisfied ka na, evaluate mo na ulit yung last one. Yes. Oh, okay. Ang kasi na ikaw mismo, naging happy ka, dun sa naging result ng niluluto. Yes. Kasi katulad sa mga experiments sa laboratory, hindi siya talaga overnight, ay okay na, perfect na. Pero it takes ibang months, years, para makuha yung product or yung kung ano mang product, like medicine, like cakes or whatsoever. Pero remember, Fred, kapag ikaw kasi, puro ka naman evaluation pero wala kang in-adjust, don't expect na may mangyayaring kakaiba doon sa ginagawa. Repeated actions pa rin. Yes. So, hindi ganun. So, kailangan, kaya ka nag-adjust kasi meron kang binago. Meron kang inayos, meron kang in-improve. Kasi may mga hindi effective, may mga effective, may good or may bad sa'yo. Oo. So, kailangan mo din ma-identify talaga din yung sa sarili mo. Kasi ikaw mismo naman malalaman mo, mararamdaman mo din yun na, this is working better. When it comes in evaluation, just be honest. Kumbaga, yes. Huwag mong lulukoy sa, ay, okay ako. Ay, okay lang to. Kahit kung minor mistake lang, ay, okay lang yan, sabi. Huwag niyong pabaya yung minor mistake. Kasi minor mistake na pwede maging major. Yes, pwede siyang lumaki. Agree ako dun, yes. So, huwag na, konti ano lang naman to, diferensya. Huwag ganyan. So, tama yun na. Remember that every little detail is very important. Kahit little details na, still a mistake pa rin. Yeah, so, ganun din naman sa good thing. So, baka naman ikaw naman, you're expecting too much na kagad malaki maganda resulta agad. Nakalimutan mo naman, tingnan yung mga maliliit na naging triumph mo. Yan yung stepping stone mo eh. Pag pinagsama mo yun, maging big success na. Yeah. So, after you assess, ang i-assess mo ngayon, naging successful ba ako? Yan. Yes, diba? Is there such thing as failure para sa'yo? May part ng failure, but it's a learning experience. Yeah, so, ako, usually, isa daw sinasabi ko siyang failure. Ang sinasabi ko, it's a room for progress. So, di ba, pag nagkaroon ka ng mistake into this, at least natuto ka na, okay, ito pala yung pwede kong improve pa. Ito pala yung pwede ko pang masayusin pa. Kasi kung nakuha ko to ng ganito, eh, what, remember, pag na-perfect ko siya, pag naging mas maganda. Tsaka hindi dyan natatapos. So, kahit good yung naging result, you need to level up. Yes. So, importante, don't just be satisfied kung ano lang yung yun. Kumbaga, always challenge yourself. Improve. Yes, expand. Improve. Yes, expand. Siyempre, di ba, under process, wag mo naman din kalimutang mag-enjoy. Diba? Wag lang puro, puro work. Study, ganyan, di ba? Workout. Trabaho. Hindi naman kailangan. Hindi siya overnight. Walang overnight success. Yes. So remember, you have to enjoy the process also so that you can enjoy the fruit of your labor. Yes. Tsaka yung success like a puzzle pieces. Unti-unti yan nabibuild. Yes. So kailangan ganun. Be excited, diba? Dati ko na rin yan sa weight loss, diba? Nabawasan ko to. Ang goal mo, diba? 10 kilos. Tapos nga, nabawasan ka na ng 1 kilo. Yes, 9 kilos to go. Ganyan. So kailangan. Tapos ma-share mo yung happiness mo to other people. Sobrang importante yun, di ba, Ben? Yes, so para mas ma-inspire. Tsaka mas ma-motivate ka din as well. Kasi may mga tao na whenever they don't get the result that they want, agad-agad. Napuprustrate sila. Yan yung part ng challenges. Yung mga pag naano lang, kung nasa middle of the process na sila, ang hirap na, sumasakit ang katawan ko. Kung baga, hindi nila inaanin pain, hindi nila inaklaris. Kasi, always remember, there's a beauty in pain. Yes. So, di ba? So, ganun din yun. So, enjoy mo din yung pain. Hindi naman sabi nila, enjoy yung pain. Sakto ko yung sarili ko. Hindi ganun. Kumbaga, remember na kaya ka nahihirapan kasi maganda yung naghihintay sa yung resulta. Kumbaga, so, there's a behind success story of pain. Yes. Yeah, so, be excited at that. And of course, yun nga, enjoy nyo po yung process. Actually, para kahit feeling mo hindi mo nakuha totally 100% yung gusto mo, but when you enjoy, yun. So, parang masasabi mo, ang bilis na pala nun. Nakaisang buwan na pala ako agad. It's not hard. Parang hindi mo na rasyado nararamdaman na mahirap. Kapag
ini-enjoy mo yung proseso ng iyong ginagawa. At saka may naalala ko best, no? Kumbaga, no, always remember, there's nobody's perfect. Kumbaga, don't aim for perfection, but aim for progress. Ay, yeah, I love that. Ako kasi medyo guilty ako dun dati, perfectionist. Kasi I was brought up to be like that. Parang lahat kailangan, isang beses, dalawang beses, maintindihan ko lang. Pero I learned that, hindi lagi yung ganun eh. Sometimes, minsan kailangan ulit-ulitin eh. And one of the things that I really learned in life is that repetition is the mother of success. So don't be afraid to try and try and try and try again. Right? Repeated actions. Yes. Wag naman, sabi ni Sis Love, ano daw? Repeated actions. Baka may yung mali na ulit mo. So kaya importante nga na ini-evaluate mo yung sarili mo eh, yung mga bagay na ginawa. Para alam mo, which is helping you and which is not. Yes. Diba? So, gusto yes, ang dadagdag ko, just be patient, huwag kayong mainip. Kumbaga, if you're still waiting, work while you wait, huwag kang mainip, huwag, just keep on working. Kapag, alam mo naman good, pero ano, you should look for area of improvement, huwag kang makontento na ito lang gagawin mo. Just keep on ano, improving yourselves, finding other helpful ways para ma-achieve mo yung kung ano may goal mo. Yes. So, of course, importante yun na habang naghihintay kami ginagawa ko, huwag lang naghihintay ka lang. Huwag nakanganga. Oo. Huwag nga best, di ba? Nakakapagod din yung nakanganga ko. So, mas magiging maganda yung paghihintay mo kung may gagawin ka. Mayroon paghintay sa wala. Yes. Lalo kung wala kang ginagawa. Huwag kang puro simula. Maghihintay ka para may matapos. Yes. Yan pa yung sa katakaramihan, best. Yung hanggang simula lang. Okay na ako dito. Simula. Basta na simula ko. Kumbaga, diba, simula lang. Basta may masabi lang sa iba, may pagmalaki, ay, naggaganito ako. Pero at the middle of ano na, ay, wala na. Yes. Parang may pagmayabang ka lang. Yes. Ako naman, siguro kung may dadagdag ako, yun yung ano, yung trust in the Lord. Yes, that's yes, important. It's very important. While you are working, while you are waiting, trust in His time, trust in His purpose, trust in Him in everything that you are experiencing. So, sobrang importante po. Ayan pala, best. Siyempre, after mo mag, ano, laging, huwag kang makontento na, ay, dito na ako, hindi pa to tapos. Life's a continuous process. Progress, tuloy-tuloy lang yan. It never ends. Yes. So, hanggang buhay tayo, meron tayong mga kailangan gawin dito sa mundo. And, siyempre, importante din na, you always align yourself sa kung ano yung mas makakabuti sa'yo at sa kung ano yung will story. Enjoy your journey, mga best. Yes. So, huwag tayong masyadong magpaka-stress kasi life is so fun. Life is beautiful. So, gawin lang natin, araw-araw lang natin gawin. Lahat. Remember that every day is a beginning. Yes, every day is a beginning. Yet, every day, we may never know what will happen to us on that day. So, make it, full. Live life to the full. Sulitin mo. Araw-araw sulitin. So, at least for a day before you close your eyes, you will tell God, thank you Lord kasi nagawa ko. Thank you Lord kasi binigay mo po sa akin itong dreams na to at kahit pa paano po, 0.001% kasi mulat ko po siya. Sky small or bigger, just be thankful. So, meron ka mabang gusto ito. Ayun palang best, syempre. Syempre, assess mo na what's next. Anong action mo? Assess yourself. Simulan mo na ngayon. Yes. So, huwag ka na magpatumpik-tumpik, diba? Since alam mo na kung ano yung sisimulan mo, gawin mo na yan agad. Huwag na nga, bangon na. Yes, so simulan mo na yan. So, maraming salamat mga best for watching this vlog. Diba? So, sana na-inspire po namin kayo. Yes, maraming salamat sa inyo. At abangan nyo ang ng episodes sa July. Yes, so for sure maganda yun mga best. Yes, abangan nyo lang. So share nyo po sa amin kung paano nyo na po ba sinisimulan at ginagawa yung mga goals, yung mga na-drawing po ninyo. Paano nyo na siya nakulang? Tsaka just share this video, comment down below. And meron na kaming YouTube channel. Hanapin nyo lang po ang Light Corner sa YouTube. Thank you so much mga best. So sana na-bless po namin kayo, di ba? Maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod po ulit. This is Love. This is Melvin and this is Light Corners where you can feel light and be the light. Bye-bye. Have a great week.